Kim Carlin and welcome back to my vlog. It's been a long time. For today's video, gagawa ko ng review about sa isang sikat na slimming coffee online. And ito ay ang Licious Slimming Coffee. Ayan, hindi ko alam kung familiar kayo dito, pero marami nang gumagamit nito ngayon. And ito ay very effective para sa lahat ng gustong pumayat, natamad mag-exercise, and hindi makapag-diet kasi palaging masarap yung ulam. So, yan, disclaimer lang guys, lahat ng sasabihin ko dito, positive and negative, ito ay about sa experience ko lang. So, hindi tayo pare-pareho na experience, hindi ko alam kung ano yung positive and negative effect niya sa inyo, kaya huwag kayong magalit sa akin. So, without further ado, let's get started. So, year 2010 to 2014, meron ng Lishu. So, yun yung tinatawag nilang strong variant, which is yung nasa box na. And year 2015, binan siya dito sa Pilipinas kasi nakitaan siya ng FDA ng hidden drug ingredient, which is yung sibutramine. Ilalagay ko na lang dyan sa screen yung na-research ko about sa sibutramine. Problema ko is palagi akong bloated and malaki yung braso ko, kaya napatry ako dito sa Lishu. Ito siya. So, mabibili nyo siya ng 350 pesos kasi yun ata yung SRP niya. Pero, nabili ko to ng 330 pesos lang. So, sa isang can, meron kayong 15 sachet and ito ay good for 15 days kasi once a day lang naman kayo iinom nito. So, ito yung itsura niya. Ayan. And ito yung normal na kape na nabibili natin sa tindahan. So, ito siya. Ayan, so maliit lang siya. So, meron pa ako ditong 5 sachet. Ibibigay ko na lang to sa mga gustong pumayat. Kasi sayang naman, diba? Wala na kasing gagamit ito dito sa bahay kasi ayaw din ni mama. Ito pala ay 3-in-1 din. So, yung lasa niya is parang Nescafe 3-in-1 na original. Yung red, yung kulay, diba? Pero siya, parang kulang siya sa cream and sa sugar. Kasi yung malalasakan mo lang talaga sa kanya is yung purong kape kasi mapait talaga siya. Iinumin nyo to 15 minutes after ninyo mag-breakfast. So, kailangan ninyo ng heavy breakfast kasi yun na yung magiging laman ng tiyan nyo simula umaga hanggang gabi. Kasi hindi na kayo gaganahan kumain hanggang gabi. So, kinabukasan na ulit kayo kakain. So, tubig-tubig lang kayo sa tanghali tsaka gabi. Pero, yung experience ko nung first na pag-inom ko nito is yung lasa niya nung una okay naman, parang normal na kape ganun. And then mga 30 minutes after kong uminom,
nahilo ako, pinagpawisan ako, malamig na pawis. And sobrang tamlay, parang naging lanta akong gulay, na as in wala akong energy, nawala ako sa mood ng time na yon. Nag-dry yung lips, yung tongue, pati yung lalamunan ko, kaya inom ako ng inom ng tubig. And then, ihi din ako ng ihi nung time na yon. Tapos, feeling niya parang galing ka sa trangkaso, ganun. Pati yung boses ko naapektuhan kasi parang napaos ako. Yun. Basta, parang galing ka sa sakit, ganun. Siguro ganun siya kasi nag-a-adjust pa yung katawan ko kasi unang try ko pa lang naman. Parang gutom na hindi. Halimbawa, yung nararamdaman nyo, gutom na gutom kayo. Pero pag nandyan na yung pagkain, hindi kayo gaganahan kumain. Parang masuso ka lang kayo pag nakita ninyo yung pagkain. Ganun. Pagkagabi, nagutom ako. Sobrang gutom na ako. Pinipigilan ko lang talaga kasi gusto ko talaga makita agad yung result. Every time na nagbabibrate yung chan ko, umiinom ako ng tubig. Pero hindi ko talaga natiis. Mga 11 p.m. kumain ako pero gulay lang. And then kinabukasan, second try ko na, hindi na ako nagutom nung tanghalian tsaka nung gabi. So tubig-tubig na lang ako. So hindi naman pwede na pabayaan natin yung katawan natin kasi manghihina din tayo kung wala tayong kakainin, diba? So yung ginagawa ko is kumakain pa rin ako sa tanghali and sa gabi. Yung second day na pag-inom ko, sobrang pait na ng panlasa ko. Parang galing ako sa sakit or parang may sakit ako, ganun. Sobrang pait, kaya hindi ako ginaganahan kumain. Lalo na pag kanin. So, yung nakakain ko lang na kanin is 1 to 3 spoon. And labag sa loob ko pa yun. Pinipilit ko lang yung sarili ko kasi manghihina ako kung wala akong kakainin, diba? Pero dun ako bumabawi sa gulay and sa kung anong ulam na. So before tayo pumunta sa positive and negative effects niya sa akin, gusto ko lang sabihin sa inyo na 2 weeks na simula nung nag-stop akong uminom ng issue. Kaya hindi ko alam kung magiging satisfied pa rin ba kayo sa katawan ko na ipapakita ko sa inyo. So yun guys, kung may mga nararamdaman kayo or meron kayong sakit, huwag nyo nang itry itong issue kasi bawal talaga siya and hindi siya nire-recommend sa mga kagaya ninyo na may mga nararamdaman or may mga sakit. So yun, ito pa lang nasa kanalisyo ay hindi pa rin FDA approved hanggang ngayon. And merong update yung FDA this June 15, 2021 lang. And ilalagay ko na lang sa screen kung ano yun. So yun, pumunta na tayo sa positive and negative effects sa akin ng issue. First, positive effect is hindi na ako basta-basta nagugutom. Like, dati may makita lang akong ulam, gusto ko na agad kumain ng kanin. Pero ngayon, hindi na. And then second is, hindi na ako basta-basta nag-crave. Dati may makita lang akong pagkain online sa Facebook. Gusto ko na agad kainin, gusto ko na agad mag-order or bumili, gumawa, ganun, para makain ko na. Third is, hindi na ako mahilig sa carbs, lalo na sa kanin. One time, next na kami ng buong family ko sa labas. And then, dati yung in-order ko is burger, fries, chicken spag, milk tea, pizza, ganun. Tapos, siomai. Nauubos ko yun dati. Pero, this time, nung gumagamit pa ako nito, hindi ko naubos yung spaghetti, hindi ko naubos yung pizza, hindi ko nabawasan yung milk tea. And then, yun lang. Kumain lang ako ng 2 or 3 piraso ng fries. Yun. Tapos busog na agad ako. And then, fourth is, nahilig ako sa tubig, which is magandang effect sa akin kasi hanggang ngayon, na dadala ko pa rin siya. Like, hanggang ngayon, mahilig na ako sa tubig. Hindi pwedeng wala akong dalang tubig. Kailangan kong uminom ng uminom palagi. Ganun. Next is, hindi na ako bloated or hindi na matigas yung chan ko kahit na kakatapos ko palang kumain. So, yung chan ko kahit nakatapos palang kumain is parang walang laman. Ganun. Tapos, yung ginagawa ko kasi para hindi ako maging bloated na, after ko kumain is naglalakad-lakad ako or pag hindi ko naman gusto maglakad-lakad, nakatayo lang ako tapos minamassage ko yung chan ko para matunaw agad yung kinain ko. Next is, lumiit yung braso ko. Ayan, kung makikita ninyo, maliit na talaga siya. Hindi kagaya ng dati. Pakita ko sa inyo yung previous videos and pictures ko bago ko itry itong lesion. As in, sobrang laki ng braso ko yung chan ko. The next na magandang effect sa kanya is sobrang bilis mong pumayat. Like, 3 to 4 days lang, nakita ko na agad na pumayat ako, na lumiit yung chan ko, na nabawasan yung timbang ko. Next is, natulungan niyang mapabagal yung pagkain ko. Dati kasi pag gutom ako, sobrang bilis kong kumain. Pero ngayon, simula nung uminom ako ito hanggang ngayon, kahit na gutom ako, sobrang bagal pa rin ang pagkain ko. And yun yung maganda kasi
hindi sasakit yung chan mo, hindi ka magiging bloated kung ganun yung pagkain mo, kung tama yung pagkain mo. Then last na maganda sa kanya is papayag ka kahit hindi ka mag-exercise or hindi ka mag-diet. Diba? Kasi siya na mismo yung gagawa ng paraan para hindi ka kumain ng kumain and para pumayag ka agad kahit hindi ka nag-exercise. So yun, yun yung mga positive effects niya sa amin. And then doon naman tayo sa mga negative effects. First is mapait siya and kahit na ilang days ka nang hindi umiinom ng lisyo, hindi pa rin natatanggal yung pait sa dila mo. Na parang yun na yung magiging panlasa mo, palaging pait. So yun, hindi maganda. And siguro, isa yun sa mga dahilan bakit hindi ka ginaganahan kumain kasi mapait yung panlasa mo. Second, na pinakaayaw ko talaga sa kanya is mabilis bumaho yung hininga mo. Like kahit kaka-toothbrush mo lang, after ilang seconds lang, mabaho na agad yung hininga mo. Kahit toothbrush ka ng toothbrush, kahit paulit-ulit ka pang mag-toothbrush, after ilang minutes or seconds lang, babaho agad yung hininga mo. So hindi siya maganda, lalo na kung palagi kang nakikipag-usap ng harapan. Next is, mabilis akong hingalin and mapagod. Like, kahit isang palapag lang yung inaakyat ko, hinihingal agad ako. And the next is, naging mabilis yung heart rate ko. Hindi na siya normal. Kasi masakit siya sa dibdib. Kahit na nakaupo lang ako, ganun. Next is, magkakaroon ka ng insomnia. Hindi ka makakatulog agad. Hindi ka makakatulog halos buong araw. Ganun. Kasi, nung umiinom ako nito, pinakamaaga na pagtulog ko is 1 a.m. Tapos yung iba halos buong hanggang umaga hindi talaga ako makatulog. Para kang nakadrugs, ganun. Palagi kang sabog. So yun. Next is, masakit siya sa ulo. Kasi syempre hindi ka nakakatulog ng maaga, hindi ka nakakatulog ng mabuti. Kasi yun nga, nagkakaroon ka ng insomnia. Kaya sobrang sakit niya sa ulo. Kahit naman nakatulog ka, masakit talaga siya sa ulo. Next na hindi maganda sa kanya is hindi ka gaganahan kumain kahit na nag-stop ka na. Kahit ilang days ka nang nag-stop gumamit ng tissue, hindi ka pa rin gaganahan kumain. Matagal bago bumalik yung gana mo kumain. So yun guys, nagpalit ako ng pwesto. Nandito na ako ngayon sa kwarto kasi dahil sila nandaan sa baba. So next na negative effect ng tissue sa akin is palaging dry yung lalamunan ko, yung tongue ko, and yung lips ko. So kahit na inom ka ng inom ng tubig, dry pa din siya. And then last, at ito yung pinaka-reason kung bakit ako nag-stop uminom ng lisyo, muntik na ako magkaroon ng hemorrhoids. Kung hindi nyo alam yung hemorrhoids, ito yung tinatawag nating almoranas. Diba? Ang pangit pakinggan. As in, sobrang natakot ako. Kasi, yung ine-expect ko is magtatai ako. Kasi ganun diba yung mga slimming tea or mga pampapayat na products, magtatai ka. Pero siya hindi. Ay magiging constipated ka pa. So, yun, after 5 days na hindi pa rin ako nakakapag-poop, medyo natataranta na ako kasi hindi na siya normal. And then, after 1 week, saka pa lang ako nag-poop. And then, yung ina-expect ko is magiging normal lang yung dumi ko kasi nga, inom ako ng inom ng tubig. So, hindi pala. Pati yung dumi, nagiging dry siya. Kaya hindi ka agad makapag-poop. Sa mga reason kung bakit munti ka na ako magkaroon ng hemorrhoids, dahil pinilit kong mailabas yung dumi. Like, binibigla ko siya and then umiri ako ng umiri. Tapos, matagal ako sa CR. So, yun. Isa sa mga nakakapag-cause kung bakit nagkakaroon ng hemorrhoids is yung pag-ire and yung pag, halimbawa, pinipilit mong mailabas yung dumi. Tapos, pag binibigla mong mailabas yung dumi, and then pag matagal kang nasa CR. So yun yung mga nagco-cause ng hemorrhoids. So yun, after 1 day, kinabukasan, pagkita ko, may dugo na sa underwear ko. And then yun, natakot ako. Tapos mga after 3 to 4 days, nagpoop ulit ako. Natakot ako kasi sakit na ng pwet ko pag nagpo-poop ako. Tapos, sobrang hirap mailabas nung dumi. And then, nung okay na, nung nalabas na lahat, maraming dugo yung nakita ko. So, yung taranta na ako. Kaya, sinabi ko na din sa parents ko. Buti na lang naagapan ko siya. And yung ginawa ko is, kumain ako ng fruits na rich in fiber, like peras, pakwan, papaya, tapos
vegetables, ganun. So, umiwas muna ako sa mga karne kasi nakakapagpatigas din yun ng poop. And yung goal natin pag halimbawa meron tayong hemorrhoids or magkakaroon tayo ng hemorrhoids is kailangan natin palambutin yung dumi natin. Hindi ko alam kung may mga nakalimutan pa ba ako kasi ang daming distraction. So, nakalimutan ko na yung iba. And gagawin na lang ako ng part 2 pag halimbawa hindi ko pa nasabi lahat. So, kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba and mag-comment na rin kayo kung ano yung mga na-experience nyo while using Delicious Slimming Coffee. And yun lang guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and share this video kung nagustuhan ninyo. So, gawa ko ng part 2 kung kailangan. Yun, bye-bye.